Miss ko na siya. Aww. Tayo magagawa. Ano talaga? Mga X, pinapalaya lang yan, ha? Okay? Let's start our factoring lesson. Factoring daw in mathematics, no? Nakaan natin na mathematics. Meron kasing factoring sa ibang lugar, ano? Ibang lugar. Ibang aspeto ng buhay. Fundamental technique to use to simplify expressions and solve equations, no? So, yun yung dalawang ano natin. Mag-simplify, tsaka mag-solve ng equation. Okay? Common factoring techniques for polynomial factoring, no? Ipa-factor mo daw yung GCF, no? This involves binding the large common large shared by the terms blah 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 blah. Okay, so meron tayong example dito, 6x squared and then plus 9x. Okay? So paano daw natin pina-factor 'yan? Dito kailangan natin dito ng medyo matalas na mata and mataas na memorization, no? So dito, pagtingin pa lang natin dapat meron na tayong idea. No, kung paano natin siya pagkagagamitin natin yung factoring out or yung factor out na tinatawag. So kung titingnan mo, ito kasi 6 tsaka 9, parang nakikita mo, ay, thank you po sa mga nagla-like ng ating ano, thank you po, no? Thank you. Share, nagbibigyan ng gift sa atin, no? And tingnan nyo, 6 tsaka 9, dun pa lang may isip mo na parang, ah, meron dito ng ano, meron dito silang pinagkapareho. No? So kung 6 tsaka 9, may isip mo, 3, no? Tapos dito naman sa mga ano nila, sa mga variable, makikita mo x squared tsaka x. Nakita mo ano yung pwede natin tanggalin sa kanila, yung x lang. Hindi pwedeng x squared kasi hindi naman naaabot ng x squared, no. So pag tinanggal daw natin yung 3x sa kanila, ano mangyayari pag dinivide mo to ng 3x? Magiging 2 tapos matitira x. Tama ba? Kasi mag-cancel nga. So magiging 2x na lang to. Tapos, kung addition yan, addition pa din. And then, itong 9x, ano daw mangyayari pag dinivide mo yan ng 3x, parang ganun yan. So, parang 3 magiging ano. So, ito na yung magiging factor natin. 3x tsaka 2x plus 3. Dali lang, di ba? So, parang ito, nilabas natin sa kanila. No? Kaya tawag dyan is factoring out or tinatawag natin na factor out. Very good, no? Thank you po sa mga nag-share, nag-like ng ating live, no? Para umangat sa atin sa ranking, ano? Thank you po. Next, different of squares, no? Different of two squares of different of two squares, no? Thank you po. Uy, sir guys, good evening. Ano pala? Nag-upload. Okay. Now, meron daw tayong dalawa. Tinan niya, difference of two squares. No? Pag sinabi natin ganyan, x squared minus b squared, ito kasi, perfect square. Ito rin, perfect square. Tapos yung difference nila. Tandaan niya, different of two squares. Ibig sabihin, uy, good evening. Ah, nag-record ako dito ng mga present. So, magagawin daw natin dun is ganito. Pagka difference of two squares daw, square root mo yung A, square root mo yung B. So, gawin mo yan sa dalawang beses. Square root mo yung A, square root mo yung B. Tapos pwede ka maglagay dito ng plus, pwede ka rito maglagay ng minus. Or kahit ano sa kabilang dalawa, kasi pareho lang naman yan, no? Pinagpalit mo lang yung pwesto. Okay? So, testingin natin dito. Para ma-apply natin itong different of two squares na to, kailangan magpapansin mo muna, dapat ito, perfect square din to. Diba? So, tapos kailangan naka-minus yan. Pag naka-minus yan, mangyayari, oh, gawin mo na yung ginagawa natin. No, kailangan nakadalawa yan. So, x yan, square root mo daw yan, square root mo din daw to. Ito, i-square root mo. Kung perfect square yan, perfect square dapat yan. Ano ba square root ng 9? E di 3. Square root ng x squared, x. Tapos, pwede kang maglagay dito ng plus, dito kang maglagay ng minus. Ayun, may factor out na. Ah, ayan. Okay? So, tama. Meron tayong, ayun yung lesson natin yan, factoring, no? Next. Difference of two squares yan. Trinomial quadratics. Ito naman is tawag natin is trinomial quadratics. No, parang ganito 'yan. Meron ka daw given, yung ginagawa natin dito is yung x squared plus 5x plus 6. Hindi to perfect, no? Hindi siya perfect perfect binomial ba 'yan? Ano ba 'yun? Mamaya meron 'yan eh. Basta hindi siya perfect square, no? Ang ginagawa natin dito ay sinatin x squared plus 5x plus 6. Ang mangyayari dyan,
Ito titingnan natin muna. 3x squared equals 6. 2x. Ay, very good na. Okay, gagawin natin 'yan. Titingnan natin 'to. Ito muna ang dalawa tingnan natin. So kung ito naman wala siyang ano, tama 'yon, no? 2 times 3. Very good. 2 and 3, no? Kailangan tingnan muna natin tong coefficient niya kung meron siyang coefficient. Pag wala, okay lang. Tapos dito, pag wala yun, ito na tinignan natin yung 6. Ano daw factor ni 6 na pag pinag-add natin, ito magiging sagot. Kasama yung sign, ha? Oh. So, ano ba mga factor ni 6? 1 times 6, 2 times 3, pwede rin negative 1 times negative 6, tsaka negative 2, tsaka negative 6. Tama ba yan? Yung pag pinag-multiply natin itong mga to, 6 yung lalabas. Okay? Positive 6 yung kailangan natin. No? So, ano dyan? Yung pag pinag-add natin, magiging positive 5. So, ito yun, 2 and 3. Very good, no? So, ang gagawin natin doon, pag nalaman na natin na 2 and 3 yun, pwede mo siyang ilagay dito. Dahil positive yung kinuha natin, kukunin din natin positive 2. Dito, kukunin natin positive 3. Okay? Gets ba? Okay? Next. Outer, inner. Very good. Tapos, excuse me. O nga pala, pag sinabi natin factoring, kabaliktaran to ng distributive property, no? Distributive property. Magkabaliktad sila pala. Parang inverse, no? Paano ba inverse? Basta inverse, ganyan. Kasi tinan nyo, anong tawag natin pag nagaganito tayo? Dinidistribute natin, di ba? May tawag yun tayo dyan, FOIL method. Tama ba yun? Tama yun. Inner, outer. Okay? Next. Factoring by grouping. Ito yung medyo komplikado na part. Okay? So, dito kasi, apat yun, no? Pagka ganito. Pag nakita mong apat, kailangan, i-check natin, no? I-check natin kung ano yung similarities nung mga factor natin. Usually ganito is ginagawa natin. Itong dalawa ginugrouping natin. Ganyan daw 'yon. Tapos ang gagawin natin, hahanapin mo yung parang ginawa natin kanina, nag-factor out tayo. Factor out mo daw yung common sa kanila. Okay, x cubed, x squared. Wala ditong coefficient, meron tong coefficient, ito wala. So ibig sabihin, pwede natin kunin yung x squared. Labas mo daw yung x squared. Ano matitira dito pag ginawa naman ng x squared? X na lang. Dito, anong mangyayari pag ginawa naman ng x squared? Mawawala na itong x squared, 3 na lang. Tapos, plus, ngayon, dito naman, ano ang common factor ni 2x tsaka ni 6? Ang matitira do, ang common factor nila is 2. Ilabas mo daw si 2. Ano matitira dito pag ginawa mo si 2? Magiging x na lang. Dito naman, ano matitira? 3 na lang. So, mangyayari dyan, meron na silang pareho nito. So, eto at saka to pwede nating ipag-add, no? Pag pinag-add natin 'yan, x squared, ito 'yon. Tapos plus 2. And then dahil ito yung common nila, kukopyahin mo lang 'yan. I gets ba? Madali lang siya, 'di ba? No, so madali lang yung ating factoring. No, pag komplikadong problem, 'yun, mahirap. special factoring formulas. Ito naman tawag natin, sinasabi ko kanina, perfect square trinomial. No? Pag sinabi natin perfect square trinomial, titingnan natin, observe natin siya. X squared plus 6x plus 9. Okay? So, ang gagawin natin dyan is, gagawin natin, parang magpa-factor lang din tayo, kagaya ng normal na pagpa-factoring. No? Yung kanina, yung trinomial. So, gagawin natin, kukunin natin yung gitna, kailangan, yung factor nitong 9 na to is pag pinag-add natin, lalabas si 6, plus 6, so positive 6. So, sulat muna natin, 1 times 9, negative 1 times negative 9, ekas, ayan, tama yan, ekas boyfriend, tama yan. Okay, sulat muna natin yung mga factors niya, and then meron kang 3 times 3, pwede rin negative 3 times negative 3. Lahat itong mga to, lalabas mo, puro positive 9. Ngayon, alin sa mga to, yung pag pinag-add mo is makakakuha ka ng positive 6. Ito yon. So, ito yon pag pinag-add mo. So, ang gagawin mo, 6
ay x plus positive 3, positive 3. Tapos makikita mo x plus 3, x plus 3 din yung isa. Dahil pareho sila, pwede nating i-shorten ng x plus 3 quantity squared. Very good. Yung kanina po. Tama yan, tama yan. Ito, ito yan. No? Okay. Next, malapit na tayo mag-quiz, no? Special. Ay, umulit. Ito. Sum and difference of cube. Okay? Dito, maraming nahihirapan. Bakit? Kasi ito, memorization ang labanan dito, no? Tinan nyo. Alam ko na ituro ko na ito noong nakaraan. A cube minus B cube. Ganito yan para matandaan natin, no? Thank you po sa mga nagla-like, nagpa-follow sa atin, no? And pag-square basic, pag-cube mahirap, okay. Meron tayo dito yan, ma'am, Ekas boyfriend. Yung nagagawin natin, pag-cube, okay, pag dalawa lang sila, no? Tawag natin dyan, sum and difference of cubes, no? Titingnan mo, cube to, no? Parehong cube. Okay? So, pag parehong cube, ang gagawin mo dyan, i-square root mo, ay cube root mo. Anong cube root ng A? A cube, magiging A. Okay? Sulat mo yan, pag ganyan. Tapos, dito, anong cube root ng B? B cube, edi B. Tapos, kopyahin mo kung ano yung ano nila, kung ano yung sign. Kasi, sum and difference, pareho lang yun. Kung negative, negative din. Kung minus. Dito pa lang yung pahirap ng pahirap. Yes, dito. Okay? And then, meron kasi siyang isang factor, no? Ang gagawin mo dun, eto, i-square mo. Okay? Tapos, eto naman, ipag-multiply mo sila. A times B. Tapos, yung kabaliktaran na sign nito. Ano yung kabaliktaran na sign yan? Positive. Ano yung A times B? Magiging AB. Tapos, eto naman, i-square mo yung dulo. Okay? Nagigets ba? Nagigets ba? Ulit. Ano ko yung mga comment eh. Okay? So ulit, pag difference of sum and difference of cube, ulit, square root mo, no? Cube root mo pala, cube root mo, tapos kopyahin mo, no? Kopyahin mo. Okay? So, pag kinopya mo na yan, ito na. Tapos, ang mangyayari dyan is, ano, ito, i-square mo, kaya nakuha natin to. Tapos, yung pangalawa, yung kabaliktaran na sign, lagay mo. Tapos, multiply mo silang dalawa, kaya nakuha din AB. Tapos, yung dulo, i-square mo. Hi po, sir. Good evening. When po kayo magla-live about sa system of equation? Siguro, malapit na. Hindi kaya ng utak ko to. ano na? Ay, teka lang, umuulan saglit. Ayan. Sorry. Umulan. Atalsik. Okay. This is it. Oras na para mag-selo sa school. Nagselos? Nagasano ka sir, ba't parang ang lakas ng ulan? Dito lang, bandang Caloocan lang. Lakas sobra. Breakfast namin. Okay? So dito, tingnan natin yung dito sa may kabilang side. Okay? So, tingnan natin. Dito sa A cube. Tapos yan. Observe natin to, no? Observe natin siya. Kung cube yan, dito, ito kasi yung rule. Tingnan natin dito. Kapag ka dito kasi, pag negative, ang sign nito, kabaliktaran niya, positive. Ngayon naman, pag dito, pag positive,
ang magiging ano niya is negative. Okay? So ito lang 'yung nababago diyan, 'yung sign ng mga nasa gitna, ito lang. Kung dito ginagaya natin 'to, dito naman is 'yung kabaliktaran niya. Okay? Lakas ng ulan, grabe. Narinig ba 'yung boses ko? Oh, sakto lang. Tinapat ko na 'yung mic eh. Okay? Malapit na tayo mag-quiz. Ay, umulit. Ah, ito na, quiz na tayo. Quiz na agad. 15 items lang tayo ngayon, no? Okay, factoring ng x to the 4th minus 16. Dito sa Caloocan. Banda. North Caloocan. Wala pa tayong prequel, eh. Algebra pa lang to. Factoring, tapos radical, tapos simplification ng... Simplification or division ng ano ba yun? Simplification, synthetic division, yun. Gusto ko magturo ng synthetic division. Ano sagot dito? Sige nga, B. Okay. Nga, ano sagot natin dyan? Tapos ng ulan, grabe. Letter D. Ex-boyfriend B. Prince C. Okay, basa natin sagot, ha? Okay, tingnan nga natin. Slow teasiness, 101. A po. Tingnan natin. Sige, sagot muna. Pwede kayong kumuha ng ano, pwede kayong kumuha ng papel, ah. Pwede kumuha ng papel. Aba, letter C, potato corner. Ano sagot? Ala, ba't may ata yan? Good evening, Ma'am G. Kakasimula lang, number one pa lang tayo, ha? C... Nagkakaiba yan, tranquil, B, C, D, hi. Wala pa tayo, Ma'am Dinosaur, no? Hindi pa tayo makapag, ano. Pero malapit na yan, malapit na tayo dyan, ha? Common sense lang, B. Alp, Icy Milk, C, Milk, A, Dinosaur, B. Okay, let's answer this one. Nakikita ko na marami na sumasagot, ano, nakarami na nakakatama. XY, letter A. Let's answer this one. Okay. Jans, letter A, EJ, A, potato corner, D, A. Okay, let's answer this one. Ito, kung titingnan natin, ito, perfect square tong x to the 4th, tsaka yung 16. Okay, o si Christian E. May E? Okay, natin Steven A, Prince Trishy. Okay. Kung perfect square to, ang ginagawa natin, di ba? Ang tawag natin dyan, perfect. Difference of two squares. Tama ba? Kasi ito, perfect square to. Ang gagawin natin dyan, x squared, tapos, ano yung square root ng 16? 4 yun. So, kukopyahin ko yan, x squared din to, kasi ito, 4. Ngayon, pwede akong maglagay dito ng plus, pwede akong maglagay dito ng minus. Ayan na yon. Okay, pero kasi, itong part na to, is pwede ko pa siyang i-factor. Ano yung pwede nating i-factor sa kanya? Perfect square ulit to. Ang gagawin natin, susulat natin dito yung x, isusulat natin yung square root ng 4, edi 2. Ngayon, kukopyahin ko yan. Ang mangyayari, kung minus yan, magiging plus to, tapos magiging... minus. Ito, hindi natin napafactor kasi add siya. Tama ba? So, ang mangyayari dyan, isusulat ko lang yan ang paganito. X squared plus 4. So, ito na yung aking final answer. Anong letter yan? Letter D. No, letter D. AN, di ba?
Ba't AND, ma'am G? A squared. Hindi. Hindi ito naka-factor completely eh. Kailangan naka-factor completely. Solid. Ano na solid? D. Ang sagot natin, final answer natin is letter D. Pero kung hindi naman factor completely, pwede rin to. Okay? Pero ito yung pinaka-final ano natin ha. Ito yung pinaka-sagot natin. Why not B, sir? X squared. Ano ba tong X squared? Para ito ay X squared minus 4. Okay. Ito kasi iba siya, no? Ito, bakit hindi B? Kasi itong x to the 4 tsaka minus 16, ang ginagawa natin dyan, ang tawag natin is difference of two squares, no? So, kung titingnan natin, ito is perfect square din to. Ang mangyayari doon, pag pinactor natin siya, ini-square root natin to, square root mo yan, x squared, square root nito, 4. Ang mangyayari dyan, kukopyahin mo siya. Ngayon, naglalagay tayo dito ng plus, maglalagay naman tayo dito ng minus. Ngayon, eto kasi, hindi yan pareho dito. Hindi sila equal, ha? Hindi. Mali yan. So, ito, ipa-factor natin to kasi perfect difference of two squares pa rin siya, no? So, mangyayari dyan, magiging x plus 2, tapos x minus 2. Ngayon, wala ka na pwedeng i-factor kaya ito na final natin. Ay, pwede pa pala yung B lang na mental ko. Bakit pinactor yung x squared minus 2? Kasi, pwede pa siyang i-factor. Wala lang to nakalagay na completely, no? Factor completely talaga yan. No, kasi pwede pa siyang i-factor ng x squared minus 4. Pwede pa siya ng ganito. Tama ba? Na pagka pinactor natin yung x squared minus 4, ito pa din siya. Bakit po bawal i-factor yung... Kasi hindi siya kapareho nito. Itong x plus 4, hindi siya kapareho nito. Wala tong factor eh. Wala talaga siyang factor, kaya hindi siya pwedeng i-factor. Factor yung x squared, man. Kasi pwedeng i-square, kasi perfect square both. Yan, tama yan sa Sir Gabriel, no? Sir Saul, hindi pwede talaga, hindi to kaya. Hindi to napapactor itong x squared plus 4. Ito pwede. So, kung titingnan natin to, no? X squared plus 4, at saka x squared minus 4. Ito, ang tawag natin dito, difference... sa mga hindi nakaabot kanina ng discussion natin, difference of two squares. So sabi doon, yung difference daw nitong perfect square na to tsaka perfect square. Ito kasi wala tayong rule dito. Wala tayong rule ha. Uy. Sir Arjan, good evening. Thank you po sa pag-share ng ating live na. Wala siyang factor kaya hindi natin siya mai-factor, no? Kaya i-stop na tayo sa x squared plus 4. Pero dito kasi hindi tayo i-stop kasi meron pa siya. Nagets ba? sum. Walang sum of two squares. Tama yan, Sir Hans Christian. Walang ganun. Kasi minus yan pwede. No? Ang tawag dito, difference of ano. Ito yung kanyang shortcut. Ito kasi walang factor to. Pagka sum. Sum of... Yan. Malino tayo dyan ha. Sum of two squares. Walang ganun ha. Walang factor yung sum of two squares. Difference of two squares, ito yung factor niyan. Gagets ba? No? So, ayun yung ano natin na, ayun yung ating explanation dun. Okay? Next. Factor daw, 2 x cubed plus 4 x squared minus 6. Sige nga, factor nga. Ay, siguro may x to. Teka lang ha. Sorry. May x yan ha. Nawala lang dito. Siguro may x yan. Go. Sa trinomial. Tama ka, Gab. Uy, pareho kayong Gab. Sa trinomial lang ba yun? Tama yun, no? Merong factor pero complex. Oh, tama. Sir AJ, tama. Meron. Complex nga. Kasi complex yung ano yun eh. Complex yung roots nun, no? Sige nga, ano sagot dito? Letter B. Ikes. Sir AJB. Romel. Sir Romel. B. Oy, Sir Romel. Good evening.
Ba't B? Ba't daw B? Potato corner, B? Burrito ko yun, ah. Potato corner. Barbecue, tsaka... garlic onion ba yun? Masarap. Ma'am G, letter B? Christian, tingin ba sa pag-follow sa atin? No? Sour cream, yes, sour cream. Tsaka ano, barbecue. Giga, giga yung size. Nasa 100, almost 200 eh. 189 ba? 188. Sinsuo A, letter L, B. Gab B. Oh, let's answer this one, okay? Sir, pa-quiz ka po, fave put mo. Ah, sige, sa susunod na. No? Di ba meron tayo dito tinatawag, ay, sa mga bago pala, meron tayo dito, may quiz tayo dito ni parang lokohan lang, no? Minsan, no? About naman sa samat, pero medyo lokohan lang, no? Okay. Ah, dito kasi, medyo seryosohan tayo ngayon kasi may nahabol tayo, eh, no? October is algebra month. Okay? So, ganito gagawin natin, no? Meron ka dito dito, ang factoring kasi ganito, ha? Tuturuan kayo ng technique. Kung yung teacher ninyo, or yung professor ninyo, is, meron siyang choices pag nagpapa-quiz kagaya nito, magbabase tayo sa choices. Okay, ngayon kung wala, gawin mo lang yung gusto mo. At ang maganda kung may choices kasi, na ihahanay natin yung isasagot natin doon sa choices. Gets ba? Letter A, Sir John, letter B, A. Ganyan gagawin natin, ha? So, kahit pa paano, sa factoring, unang mag-GCF din sa kamo factor. Tama yun, Sir Gab, no? So, kung nakikita naman natin dito na may choices ka dito na 2x, kahit pa paano, letter A, since we're okay, meron tayong idea na pwede nating ilabas si 2x. Kung wala, tama yung sinabi ni Sir Gab dyan. Unang gagawin natin is kung merong GCF or meron sa tayong pwedeng i-factor out, no? So, this time, pwede tayong mag-factor out. Tama ba? Pwede. Ilabas natin yung 2x dito, pwede. Makapaglabas dito ng 2x, pwede. Makapaglabas dito ng 2x, pwede. So, lahat pwedeng maglabas ng 2x. So, ang gagawin natin, 2x yung ilalabas natin. So, pag nilabas na natin, ang mangyayari dito, matatanggal yung 2, matatanggal yung x, magiging x squared na lang siya. Dito naman, pag natanggal yung 2 dito, tatanggal dito yung x, magiging 2x na lang. Tapos dito, dahil positive naman to, minus pa rin yan. Tinanggalan natin ng 2x to, matitira na lang 3. Ngayon, gagawin natin yung pagpa-factor nito. Okay? So, meron ka ng 2x dito, ipa-factor na lang natin ito. Paano natin pina-factor to? Kapag dito, wala siyang coefficient, madali lang. Kasi, ang consideration lang natin ito. Yung pangatlong term. So, dito, kailangan, yung magiging factor natin is, pag pinag-add natin, 2x ang malalabas. Uy, hindi mo ba sinabi? Hindi sana na... Nagpa-ano ka sa... Happy birthday, sir, hindi mo na sinabi. Dito ka kagabi, ah. Good. Happy birthday, sir. Sorry. Di namin alam, di mo kasi sinabi. Happy birthday, Sir DJ. Thank you. Happy birthday sa'yo. Okay? Yan, isa yung mga sa regular students natin. Ano? Okay, so, ano ba mga factor ni negative 3? Isang negative 1, tsaka 3. Pag pinag-multiply mo, negative 3, tama ba? And then, pwede rin si positive 1, tsaka si negative 3. Pag pinag-add natin yan, pag pinag-multiply natin, kailangan lumabas negative 3 ito, ha? Ngayon, ano dyan sa kanilang dalawa, dito tsaka dito, yung pag pinag-add natin, plus 2, no? So, ito yon. So, negative 1 tsaka 3. Ang gagawin natin dyan, ilalagay mo si x, kasi magiging dalawang factor yan, eh. Lalagay mo dyan si x. Tapos, makikita mo, di ba, pag pinag-multiply mo nga yan, negative 1 times 3, negative 3. Pag pinag-add mo naman sila, ito dat lalabas. Okay? So, ang mangyayari dyan, susulat mo negative 1, susulat mo 3. Pwede rin balik ta rin, no? Pwede dito si positive 3, dito naman si negative 1. Tapos lalagay mo yung 2x. And then, ito rin yung ating tatlong factor. Ano dyan yun? Letter B. Very good, no? Letter B. Nakita ko lahat B. Ah, letter A pala si Russian 2. Pag pwede pang i-factor, pwede pa na... Ito kasi, tama ba to? Oh, ito na. Pwede to. Pwede rin sana to. Kaso, kailangan yung pinaka-factor yung kailangan natin. Which is letter B. Gets ba? Okay. So, next item, number 2. Oh, number 2 pa lang tayo. Sige, Sir DJ, bounce na. Thank you. Happy birthday, ah. Yung sinabi kahapon, sana kahapon kita binat. Late tuloy ako ng pagbate, no? Uy, ano nangyari dito? Thank you pa sa mga nagpa-follow sa atin, ha?
X lang yan, ba't sumobra? Ito, medyo mahirap. So, x raised to 6 minus 64. Sige nga. Paano? Factor completely ha, yung pinaka-factor niya yung kailangan natin. Sige nga. Thank you, Sir DJ. Alit na ako na ba, Sir DJ? Para alam ng ating mga manonood, ano? 21? D, dyan, Asuncion yata yung D, Tengtong A. Uy, Sir Nard, good evening, nandiyan ka na pala. Good evening, no, sa ating mga regular students, irregular students, and yung ating mga transferee. Yung mga transferee, yung mga bagong follow sa atin, no, tawag natin transferee. Tapos yung mga yan, yung mga sila Sir DJ yan, sila Sir Nash yan, mga lagi nandito, sila Ma'am G. Regular student. Kulang ata. Kulang ba? Ano yung sir? Letter A na yan. Letter A lang. Yan. Kulang sa choices. Pag ganun, letter E. Letter E sagot na. Letter E. Pwede tayo mag-edito ha. Tapos, ang kailangan lang natin dito, Sir Brand... Brand wow, Brand Delicious. 88. Pag ganun, ang ginagawa natin, di ko alam A ba yan? B? Okay, tingnan natin kung paano. Magiging degree of 3 yun, then saka factor. Ah, sige, tingnan natin. Pag wala, ang gagawin natin, kailangan lang. Pwede gumamit ng Caltex, sir? Pwede, kasi hindi naman makakaltex yan. Ang factoring, hindi nakakaltex. Pero na lang kung gagawin mo siyang kukunin mo may solution, x squared to is factorable pa. Tama, pwede pa. Pwede yan basta 0 parehas sagot. Ah, oh, tama, pwede. Perfect yan, kaya B. Okay, let's answer this one. Nakikita ko na dami sumasagot, no? Very good, very good. Oh, so, ang gagawin natin, sulat ko lang muna dito. No? Ilipat ko lang ng onte, ah. Pwede ko lipat dito yan. Okay? So, factor na natin. Pag pinactor natin yan, kung natatandaan natin, meron tayong rule na o tama, pwede nga, reverse engineering ba yun? Kukunin mo yung mga roots. Pagkakuha mo ng roots, tsaka mo siya ibabalik. Okay? So, ang gagawin natin dito, kung matatandaan nyo, pag minus to, usually, ang ginagawa natin yung perfect difference of two squares, no? Dahil ito, merong square root, meron ding square root yan. Ginagawa natin dyan is, papactor muna natin sila. Square root ng x to the 6 is x cube. And then, square root ni 64 is ilan? Ano square root ni 64? 8. So, maglalagay ka dito ng positive, maglalagay ka naman dito ng x cube, tapos minus 8. Caltech lang, sir, as yung value, dapat parehas sagot. Tama, tama. Uy, sir, reciprocal, good evening! Okay? Uy, pak. Sir, pa, nag-factoring ako kasi sinabi mo kagabi. E, di ba, mag-factoring tayo. E, doon na. Factoring na. Inano ko yung topic na sinabi mo. Ito, no? Factoring. Okay? So, ang gagawin natin dito, ito kasi naka-cube. Tama ba? So, ang gagawin natin dyan is mag-factor tayo. Sige, let's factor this, ano, cube. Anong ginagawa natin pagka naka-cube tayo? Possible answers, elimination lang for C and D since x cube. Okay? So, ang gagawin natin dyan, ano ang factor nitong x cube? Factor muna natin to. Pag, kung naalala nyo yung rule kanina sa mga umabot, ang ginagawa natin dyan, pag cube, ang gagawin mo dyan, i-square root mo. Ito lang muna. Ito. A cube root pala. Cube root mo, x yun. Cube root mo to, 2. Tapos, kukopihin mo yan. Okay? Tapos, yung isang factor nito is yung, ano yung square niyan? X squared. Ano ang kabaliktaran na sign niya? Negative. Tapos, ipag-multiply mo sila. So, 2x. Tapos, ito naman, ano? Square niyan, plus 4.
Ah, yes, tama 'yon. Teka nga, tinabasahin ko muna habang ano tayo. Nice, ito mali ko. Di ako nakinig ng math simula grade 9 to 7 kaya wala akong maintindihan ngayong grade 10. Tama, this is the perfect time. Mas madali ata pag difference of 2 cubes. Ang first step. Difference of 2 cubes. Oo nga no, tama Sir Brandon no. Engineer Char, good evening. Oo nga no, ba't hindi ko ginawa yun? Hindi, babalik din dito yun eh. Tama ba, Sir Brandon? Babalik din dito yun? Testing natin, pareho. Ay, dito muna tayo. Totropa. Totropa. Given over choices, assume any value kung ang may sagot 1 yung sagot. 1? Mala dun. Hindi ko alam itong pandemic ng grade 10. Sige, explain mo natin to ha. Okay, ito naman factor natin. Anong factor niyan? So pararang eto, kung anong ginawa natin doon, gagawin na gagawin natin. So anong cube root nito? X. Mangyayari dyan, kopyahin mo. Magiging minus. Tapos square root nito, anong square root, ay cube root niyan? 2. Okay? Ito rin isang factor niya. Ngayon, para makuha natin yung huling factor natin, ang gagawin natin is eto, square mo. Eto, square mo. Tapos, anong kabaliktaran niyan? Magiging positive. Tapos, i-multiply mo sila. 2, tsaka x, magiging 2x. Tapos, square niyan, 4. Okay? So, ayun yung ating factor. Pinakasimple way to sagutan ay trial and error tapos elimination agad para hindi time consuming. Tama eh. Tama eh. Ano? Very good, no? Sir, say 3. Eh, sagot ko kasi hindi complete. Hindi. Factor completely ang ano na. Natamad lang masulat. Sir, factor completely yan. Hindi lang nasulat. Hindi ko alam to pandemic. Okay? Pari ko. Ito ilok ko. Okay? Gawin natin yung sinabi ni Sir Brandon. Sino ba? Sir Brandon yun, di ba? Brandon. Okay. Gawin natin yung sinabi ni Sir Brandon. Ganito gagawin natin, ha? So, ito yung factor natin. Wala dyan. Meron ba? May choices ba? Wala sa choices, no? Kapag nag-difference ito, kaso, ayun nga, hindi completely factored. Oo nga, wala. Wala sa choices. So, sige, testingin naman natin yung kanina. Yung x to the fourth, but x to the fourth? Wait lang ha. Okay, let's answer this one with, didiretso tayo ng difference of cube. Okay, so ito, cube root nito, cube root ba? Oh, tama. Ang cube root niya, gagawin natin yung ginawa natin dito, no? Difference, of, 2 cubes. Hindi yung cubes na nor, ha? Hindi yun. Iba. Iba to. O, cube root nyan, x squared. Very good. And then, minus din, dito naman, anong cube root ng 64, yun ay 4. And then, square mo to, magiging x to the 4th. And then, kung minus yan, magiging positive. Kasi pag multiply mo silang dalawa, magiging 4x squared. And then ito magiging plus 16 kasi i-square mo siya. Ito na 'yon. Ito ang sagot diyan. Ito sagot, no? Pagka ginamit natin difference of 2 cubes. Ngayon, kung ipa-factor completely pa natin, ito kasi is napa-factor, no? Makikita nyo ito 'yan dito. So parang x minus 2 tsaka x plus 2, difference of 2 squares naman to. Difference, ay, natatakpan ko na siguro yan. Tama ba? Difference of 2 squares. Ito yun, tapos ito. X to the 4th plus 4x squared plus 16. Basahin natin dito. Teka nga, sabi mo na natin. Ay, hindi sila eh. Engineer Lachas, good evening, letter A. Ano po sagot?
sa 1 plus 1. Wala tayo niyan, no? Nakamove on na tayo dyan. Is a good sir equal yan. Tama, letter A. Simplify mo na lang A mas madali. Ah, tama, letter A. Kaso factorable pa both factors. Tama po, sir. Difference of 2 cubes. Okay, calculate gawin sir. Keep going. Ay, thank you, sir. Engineer Isaiah James Manning. Thank you po. Thank you po sa pagdaan. Yung second year at fourth year factor minultiply magiging magiging second at fourth factor pag minultiply magiging same. Ito ba yon? Okay? So, ito pinaka ano dyan. Ito yung pinaka factor niya. Pag completely. Na kung sakali namang hindi hinahanap yung completely, tama yon, letter A, sagot natin, ha? Oo, si idol nga natin. Dumadaan dito yan si engineer, eh. Good evening, engineer. Okay? Next. Letter A, sagot natin dito, letter A, kasi hindi naman completely, no? Pero, pag completely, yun yung ano natin, ha? 9x squared minus 25y squared. Ay, ano sabi ni ano sir? Yung trinomial, pwede rin i-factor pa sir. Baka hindi nyo magiging sagot dito pagka pinactor. Pag ito, pag pinactor, baka ito lalabas dyan. Ito, tsaka to. Feeling ko lang. Sir pa. Feeling. Hey, it's okay. Completing the square. Ay, oo nga, no. May nagtatanong pala kanina. Tama yun yung factors. May nagtatanong kanina kung kailan tayo mag-aano. Yung equation ba yun? Malapit na tayo din eh. Pre-cal po, exam namin sa sub na yun, conic section. Conic section, hindi, mahirap i-explain yan eh. Pagka ano, mahaba discussion dapat yan eh. Hindi ko kaya isingit dito yun. Pero, memorization kasi yun ng ilan ba? Di ba parabola? Ellipse? Ano isa? Hyperbola? Tsaka circle? Tuwing gabi sana kung kaya. Minsan 8, minsan 9, minsan 10. Ngayon 10 tayo. Ay 9:30. Tama, pre-cal na to. Letter A. Nakikita ko puro letter A sagot. Mag-memorize talaga dapat yun. Kasi kailangan memorize mo na pagka pareho yung coefficient ng x and y, x squared, y squared, circle. Kapag ka hindi pareho, ellipse. Kapag ka na minus, hyperbola. Kapag isa lang yung naka-square, parabola. Ayun lang yung parang memorize ko dun eh. Okay, let's answer this one. A since linear value dyan sa question. Aray, nasakit ang pwede ko. Sir, pwede po. sige, sir, not pwede. Pwede. Basta pwede na ko, ha? Choke week sa akin na, ano? Choke week na palamig. Okay, let's answer this one. So, ito, perfect square. Naka-difference ka naman. Perfect square. Ang tawag natin dyan is difference. No, difference of two squares, no? Okay. So, ano ba yan? Square root nyan, 3. Square root nyan, x. Dahil may, dahil ganito magiging sagot nyan. So, kung minus yan, pwede, no? So, gagawin mo dyan, plus, square root nito, 5. Square root nito, y. Okay? Tapos, kopyahin mo lang to, pero, naka-minus ka naman. Letter, very good, no? Wala akong nakitang mali, letter A. Wala na tayong pwedeng i-factor. Sir, kamusta na? Ba't pakalat-kalat ka sa TikTok, miss ka? Sino? Ah, nandito ako lagi nagla-live. Si Ma'am Mariel?
kakakita ko ng mga estudyante ko. Good evening, Ma'am Maria. Na, ano naman? Tayo, wala tayong turo pa kasi kakatapos lang ng ano. So, pwede ba tayo ditong mag live-live? Dito ako palagi tuwing gabi. Na, dahil wala ng alpha sa gabi, dito. Di pwede si... di pwede si magiging positive. Tama, magkaiba to, no? Ito, positive. Ito, negative. Hindi to pwede. Kasi ito, ang pag-pinactor mo yan, magiging 3x minus 5y. Kasi ito naman is 3x minus 5y. Kaya siya naging square kasi parehong factor yan, no? Magiging 3x minus 5y quantity squared. Ito, naka-minus kasi. Negative 30 yung second term. Thank you sa mga nagpapalo sa estudyante. Madami nang nakakitang alpha dito sa akin. Next. Negative 30x ay naging second term. Tama yun, ano? Next. Factor completely. Completely ba? 4x squared plus 12x plus 9. Okay? Pwede next differentiation of trigonometric function. Wala pa tayo. Book ka. May book ka bas. Ayan, maghirama kayo ng libro dyan na magtulungan tayo dito. Kung magkakapit bahay, yung iba dito magkakakilala eh, diba? Ayan, mga lagi nandito, kilala ko na eh. Magkakapit bahay din yan. Magkakabarangay din. Using completing. Ano sabi niya? Tingnan ko, basahin ko lang. Loves A, Steven A, reciprocate A, A, Alicia A. Okay. Thank you po sa mga nag-share, nagla-like. Good evening. Uy, good evening. Good evening, sir. Sir Nagato. Si Sir Nagato. Teka, sino ito? Okay, let's answer this one. Complete na siya, perfect square. Sir, CR lang. Pwede, ay! CR. Diba na kayo? Okay? Sa pag dito, ang ginagawa natin dyan, kunyari hindi natin alam na pwede rin slide method dyan gawin. Nakalimutan ko. Ano yung slide method? Hindi ko alam yung slide method. Ginagawa ko lang ganito. Pag may choices, minsan kasi swerte tayo sa mga teacher natin, sa prof natin. Kapag ka merong choices, no? Halimbawa, yan, nakikita mo. 2x, 3. Ganyan. Kapag wala, slide divide. Wala, hindi ko yan alam. Hindi ko na maalala yung so, ginagawa ko dyan, nagre-relay lang talaga ako dito sa factor nito, tsaka sa factor nito. Pag meron, pareho. Ngayon, kasi meron dito, meron ka ditong factor nito, meron ka rin factor niyan. So, ang ginagawa ko dyan, isinusulat ko, ano bang factor ni 4? Ano bang factor ni 4? 1 times 4, negative 1 times negative 4, 2 times 2, tsaka negative 2 times negative 2. Ngayon, si 9 naman, susulat naman natin yung factor ni 9, is 1 times 9, negative 1 times negative 9, and then 3 times 3, tsaka negative 3 times negative 3. Baka, A, baka synthetic division is slide divide. Ay, ganun ba yun? Foil tutor method. Joke lang. Hindi ko. Magkakaroon tayo ng araw na synthetic division tayo, no? Ito, factor lang to ng ano, na, ubo ko. May sipon kasi ako ngayon, parang ganun eh. And divide sa 4 ulit, I mean. Hindi, ganito yan. Ito yung pinaka, ano yan, pinaka, ano ba yun? Yung pang matatanda na ginagawa, yung classic, no? Ito yun.
Ipapactor tayo gamit yung classic. Ngayon, ipagpa-partner-partner natin, no? Ngayon, testing muna natin ito, tsaka to. Ano ang pinakamahirap? Kasi maganda dito, pag meron kang idea na ganyan, pwede mo na siyang kuhanin na lang dito eh, di ba? Kahit pa paano meron kang idea. Ngayon, so kung to yun, kung kukopyahin mo dyan, nasa to ka, no? To, tsaka to ka. Ito lang naman yung may positive to, no? So kukuha ka ng to, kukuha ka ng to. Ano dyan yung papartneran mo, na pagka ito, minultiply mo dyan sa mga yan, makakakuha ka ng positive 12. So kung titingnan mo, meron ka dito ng 2 tsaka 3, papartnerin mo sa si 2 tsaka si 3. So ang gagawin mo dyan, ganyan ka, sulat ganyan, tinan mo. Ito yung classic, no? Yung pinakamatagal na part to, no? Hindi ko alam yung slide divide eh. Sir Ngek Ngok. Hindi ko ano eh, hindi ko alam. Or baka iba yung tawag, sir, went po kayo word problems. Ano, maganda to sa last, mga last day, AAC test. Dahil, ano yun, sir po? Yung ano tayo sa, pang Gen Z ata. Antag, sorry. Nagbabasa kasi ako ng comment. Ito kasi pang matagalan na ano to, tong, ito pang ano ba to? Gen, ano to? Pang millennial kasi to, no? So, lagay mo dito 2, tapos copyin mo yung X dyan. No, tapos, lagay mo rin dito 2. Ngayon, napili mo dyan ito sa 3. So, positive dapat, positive din. Kasi ngayon, pag minultiply mo yan dito, tsaka minultiply mo yan, makakakuha ka ng 6x, makakakuha ka ng 6x. Na pag inad mo, magiging 12x. Okay? So, mangyayari dyan, 2x plus 3, tsaka 2x plus 3, ang mangyayari dyan is 2x plus 3 is squared. Dahil pareho naman. No? Ganito yan, pinaka-conventional, classic, yung pang matatanda, ito yan. Sulat mo lahat. No? Practicein mo nyo muna yan. Susulat mo lahat. Coefficient na x squared, i-times mo sa last term. Okay. Oo, parang ganun. I-multiply mo muna 4 sa 9, tas siya, tas na last term, magiging x squared. Tas i-divide sa 4. Multiply. Teka nga. Oh, sige, dito na. Basta ito na sagot natin na letter ano. Letter A. Babasahin ko lang yung comment ninyo. Kasi hindi ko alam yung slide method eh. Andaya mo naman, sir, bro. Mode 5-3 ka. Calculator, lalabas na talaga yan dito. AC test. Teka nga, sabi din sir Ngek. Asama sa si Ngek. Magiging x squared plus... Ah, okay. Magdi-divide ba? Teka nga, basahin ko muna yung comment niya. Coefficient na. Magiging x... Ano? Paano to? Di-divide? Multiply po muna 4 sa 9. Tapos siya na yung last term. Magiging x squared plus 12x plus 16. Tapos divide sa 4. Sige, testing nga natin yan. Basta ito na yung sagot ha, letter ano ma. Wait lang, hindi ko yun alam ah. Okay, let's answer that one like this one. Ha, last na sagot dyan, letter B. B ba? Ang daming para. Oh, dito kasi, lahat ng solution, pagka gagawin na, ay, gagawin, ba't nabura? Okay? Let's do the slide method ba yan? 4x squared plus 12x plus 9. Ah, ito, imumultiply ko dito. Magiging 4x squared. Oh, mali. Lang ah. Hindi ko yan alam. Wala kaming ganito dati. Plus 12x plus 36. Ngayon, magpa-factor na tayo, mawawala ni... Ganito ba? Mawawala yung 4, then factor normal. Wait lang ha. 36 at 12. Ah, okay. Sige, factor natin yung 36 and 12. Yan ay 9 tsaka
Eh, di ba yung mas tortas fractor niya ng normal? 6-6 pala. Very good. 6 tsaka 6. Okay. So, x plus 6. Tapos, x plus 6. Ngayon, ang mangyayari doon is x i-divide ko ng 4 sa constant lang. Divide ko sa 4. Divide ko sa 4. Magkakaroon ako ng factor na 6 plus x over 4 at saka x plus over 4. Pwede ko rin siyang i plus 3 halves tapos x plus 3 halves. Ngayon, iaangat ko to, magiging 2x. Tama ba? Oh, ito yun! So, mangyayari doon, ito, nasa baba, magiging ganyan. So, magibabalik ko lang siya, parang magiging 2x plus 3, tsaka 2x plus 3. Okay ba na yun? Very good, very good. Thank you. May tutunan ako ngayon. Hindi ka na lang. Wala sa... Yung mga panahon namin, wala pa yun. May mga tawag na. Oh, tama yung mga tawag na pala daw. AC test daw kila Sir Pao. Math-mazing, ha? At least, dalawa ng solution na tayo, ha? Mas mabilis daw. Oo, oh, parang mas mabilis to. Factoring guess and check it's easier. No, thank you po. Very good, ha? Thank you, thank you. Palayo. Ano tawag? Ano tawag yun? Slide? Ano yan? Sabi din, slide method ba yan? Kala Sir Pao. Kung basta kami, sino ba yung kasama ko dyan? Ano kami, old method? Ah, okay, gets ha? Okay, let's go, next. Ah, ito madali lang, ha? Basic lang to, sagutan na agad natin to. Ikaw, Sir Nard, mode 5-3, talagang makukuha natin yan. Ano ba yan? Pwede ba yan? Pwede kaya natin mode 5-3 yan. Ito lang, mode 5. Pwede. Pwede to. Kahit yan, kanina pwede. Trial error lang talaga minsan nagagay. Sir, anong foil method? Ano yan, sir? Nagpo-foil method ka rin ba, gayak? Yes, foil method. AC plus factoring method. Slide and divide. Factoring, ganyan. AC, kapag sa quad lang yan. Okay. But sa slide? Engineer lahat siguro pareho kami nito. Hindi ko rin alam eh. Caltech daw. Try and umi-slide daw kasi sir yung dynamic. Ah, yun. Ilaw talaga. Sir, yung foil method na may... Uy, bawal dito yan. Bawal dito yan. Mababan kayo dito, wala kayo ha. Bawal dito yan. Very good. Okay, let's answer this one. Napakadali. No, wala nang kasagot. CA. Sa reciprocal A. C. Sensen de sarapen. A. Napakadali lang ito, no? A. Uy, Sir Pew. Good evening. Ginagawa lang natin dito. Madali lang siya, no? Ito ko cube root. Pagka nakakita ka ng cube root, either plus or minus yan, wala tayong problema dyan, no? Basta, cube root, ha? Nalito sa sign. Tama. So, mangyayari dyan, i-cube root mo lang yon magiging x. I-cube root mo to, magiging 3. So, kung plus yan, plus ka din, no? And then, ito, i-square mo yan. Tapos, yung kabaliktaran na sign nito, which is negative, and then, multiply mo to, tsaka to, magiging 3x. And then, yung square niya, 9. Letter A, no? Letter A. Okay? Madali lang, adjustable A. No? Lahat nakuha-kuha, letter A na, ha? Sum of two cubes. Tama yun, no? Meron din yung tawag na difference, no? Ng two cubes. Pareho lang din yung process, no? Tignan natin dito. Oh, ito, napakadali. Ang alam kong susunod na lesson dito, dahil marunong na tayo mag-factoring, is yung algebraic expression na inaano natin, sinisimplify A
Ayan. Ay, apply natin magaganito pala. Apply natin yung natutunan. Ba't magkakaiba yan? Ba't may ano? Apply natin kung pag meron, pag wala. Ay, Ma'am G, good evening. Letter A. A pala, A. Okay, factor natin to, no? So, dito pag ganito, automatic. Either, kung may choices, ha? Kung exam nyo, may choices. Halimbawa, kung let yung atake sa inyo, no? Kung ang atake naman natin is pang engineering math, hindi natin kailangan to. Wala na to. Pag engineering math, tas may calq, bonus na to, di ba? Ano ba, sir? Kaya nagbasa? Sige. Oh, gagawin natin dyan, automatic. Mag-mode 5 to tayo. Tama ba? Mode 5 to ba yun? Mode 5? 3 pala. Mode 5, 3, no? Pagka ganyan, pagka sa let, dito solve talaga tayo, no? Pero, sa let na ano, ha, gen ed, ha? Pagka engineering, math, tas may calq, basic lang. Pero pag walang calq, dun tayo nag-gaganito, no? Tapos dito tayo, sir, anong oras po kayo nagla-live? Tamay kasi ako, pero gandang topic, eh, boring naman sa at. Usually gabi, no? Kung hindi ako babiyahin ng gabi, hapon tayo. Usually 4 naman yon, 4 or 3 sa hapon. Makikita nyo naman, pagka nag-live ako ng hapon, in-upload ko na yun ng gabi. So, pag chinek nyo sa gabi, tas may na-upload sa gabi, ay sa hapon, walang live ng gabi. No? Pagka gabi, yan, makikita nyo, nandito ako, ha? Ganun yung technique dyan, eh. Parang, paghapon, kasi parang makikita nila, baka abangan. So, in-upload ko na ng hapon. Tapos, sa gabi, ibig sabihin, wala yun. Pero, pagkagabi, nandito ako palagi, pagka wala naman akong biyahe. Okay? So, dito, ginagawa natin, sinusulat natin yung factor nito. Ano bang mga factor niyan? Negative 1 times 24, tapos 1 times negative 24, tapos 2 times negative 12, tapos negative 2 times 12. Ano ba? Baka sulat yan. Tapos, 6 na ma... Tama ba? 6. Negative 6 times 4, tsaka 6 times negative 4. Meron pa ba? 3. 3 times negative 8, tsaka negative 3 times 8. Ano pa ba? Wala na? Oh, yan. Ngayon, ano dyan yung negative 5? Ito, nakita ko na. No? So, si 3 tsaka si negative 8, pag inag-add mo, ito yun. No? So, pwede ko nang kunin si x plus 3 tsaka si x negative 8. Ayun yung factor natin. No? Very, very good. No? Ito pang sinaunang method na napakadali nito. No? Kahit ano, kailangan masterin natin ito. No? Kasi ito yung pinakapang matatanda talaga. Kung nakita niyo mga teacher nyo, ganyan din yung atake. No? Magkakaedad kami nun. Ito, gusto ko to. Madali lang siya, no? Pag di perfect square, pwede gamitin yung completing the square. E? Try nga tayo completing. Pwede ba yung completing tayo? Ah, sige, mag-completing the square. Uy, letter E? Letter E tayo? Hindi, feeling ko wala ito eh. Ito, tatanggalin natin ha. Wait lang ha. Baguhin natin yung choices. Natype ko lang. tinanggal ka na. Ayan, sige. Ano sagot? Numali ako kanina na pag... Ano ko? Ayan. Minsan kasi na ano ko sa choices na... Kaya napapansin nyo, di ba, nakaraan, medyo lately, mali-mali yung mga choices na. Chine ko kayo, factor rate, ganyan. Ipa rin? Ah! Alam, baka mali na talaga yung given nito. Ah! Ipa din? Sige, sagutan na natin. May factor ba? Parang wala ah. Error yung given. Sige, testingan natin factor. Labas ko muna yung x. 6x plus 3. Ay, oo nga. Baka tama siya. Baka nga. Pero, man. X lang ko. Oo nga, wala tong factor. Hindi ito nama-factor, tama ba? Hindi siya... Ano bang tawag dun? Hindi siya factorable.
Tama ba? Hindi siya factorable, no? Factorable ba hindi? Not factorable. So, wala. Wala to. Bonus na lang. Tabigay ko na. Ngayon lang tayo magbibigay ng bonus na ulit. Hindi na nababactor eh. Kasi, kahit anong ipang ano natin dito, 1 times 3 tsaka negative 1, negative 3. Hindi tayo makakuha ng 6 eh. Di ba? So, bonus na lang siguro yan. Ito. Oh, ito madali na naman. Ulit pa. Tama choices. Ay, mo may bonus. Na-factor mo na. Oh, ayun. Ngayon lang tayo ulit nagbigay. Di ba yung papansin ninyo, hindi tayo nagbibigay talaga ng bonus. Ngayon lang talaga, siguro mali talaga yung ano natin. Given. Parang ano yung mata ko siguro niyan. Na ganun. 3x cube. Yun. Ay, good evening, Michelle. Meron pa, matagal-tagal pa tayo na hanggang 15 tayo eh. Kahapon hanggang 25. Nakakaumay pala pag 25. No? Ito hanggang 15 lang. Memorization lang doon ng factors. Tapos, ang topic natin bukas, yun muna siguro mag-synthetic division tayo o kaya mag-simplify ng, ito ano natin na, either mag-simplify tayo ng, ano ang tawag doon? Rational expression. No, kasi ito yun eh. Ito yung kailangan natin sa rational expression eh. Kung natatandaan nyo, yung sabihin ng rational expression, rational expression yung merong ganito, yung x, tapos x minus 1, tapos x minus, x squared minus 1. Parang ganyan. Turo po ba kay try ko? Baka next month, sana kayanin natin, ano ba ito, ma'am or sir Jack? Pagka kinaya natin tapusin to, sa dulo ng month, dun tayo puro word problems, sa nagkatanong ng word problems, no? Basta bukas, either ganito yung lesson natin, no? Rational expression tawag dyan. Yung algebraic expression na naka-fraction, yung sinisimplify, ayan tayo. Or, kung kaya pa, is mag-aano tayo. Ano yung isa? Synthetic division. Alam nyo ba yon? Yung topic na yon. Long division or synthetic division, kung kaya bukas. Let's go. Kung hindi, rational expression. Mas madali kasi yung rational expression. Ano? Rational expression, mahirap kasi ito ituro, kaya tinuturo ko dito sa TikTok. No? Kasi nahihirapan akong ituro to pag nasa review center. So, ito tinuturo ko na lang sa TikTok para libre. Tsaka mas marami akong oras na ituro sa inyo. Kailan po age problem, mixture? Hindi mo manabutan dito yung Sir Nard nung nakaraang buwan yun eh. Ang dami kaya natin pumasok nun. Letter A nakikita ko. Ang dami pumasok nun. Nung ano na yun. Pero sa dulo yan, sa dulo, lahat yan. Lahat. Yung clock, gusto ko yung ituro kasi hindi yan gaano na ituturo ng maayos sa ano eh. Sa classroom. Yung clock, pati yung mixture. Usually, na ituturo lang yan kapag ka medyo advanced yung advanced din yung knowledge ng teacher. Ah, sige, meron tayo yan. Pero siguro katapusan na ng October kasi gusto ko sana alam natin lahat yung ano, yung basic ng algebra. Kasi minsan, pag nakikita ko, tas ganyan yung topic natin, yung parang word problems lahat, hindi nakakasunod yung iba. Next month po, ma'am ba o Sir Jack? Tingnan natin. Next month po, no? Thank you po sa pag-follow sa atin. Hello, hi. Ayan. Yan, Jackie, ano tayo? Next month siguro try ko tayo. Tapusin natin. Dito kasi tinatapos muna natin yung algebra. No? Thank you sa pag-follow sa atin, ha? Okay, follow nyo lang to. May matututunan kayo dito. Let's answer this one. Napakadali na ito, no? Okay, so again, gagawa natin dito is cube minus. So, is cube root nyan is x. Kopyahin mo yung minus. Cube root nito, 2. Cube root ng y. Cube is y. Ikulong mo na sila ngayon. And then, meron ka pa ulit dito na trinomial. Mangyayari dito, square mo yan. Ano yung kabaliktaran na sign? Yan ay positive. And then, i-multiply mo to, tsaka i-multiply mo yan. X times 2y magiging 2xy. And then, positive palagi yung square nito. Anong square ng 2y magiging 4y squared. Okay? Sagot natin doon is letter A. Hindi to, no? Kasi plus to. May YouTube. Ah, yes, meron. Hanapin nyo lang doon, ha?
Lagi tayo nag-upload every day. Well, hindi pala ako nakapag-upload kagabi kasi nag-jogging-jogging pa kami. Okay, ah, ito. X to the 4th minus 81. Meron pa tayo limang item. Ay! Good evening, Sir Crane, Sir Paul. Good evening. Na? Letter D. Ayan, para kapareho yata ito ng given natin ng number 1. Tama ba? Ulan kasi. Sagutan nyo muna. Ibubuksan ko lang yung bintana kasi nakapatay na yun. Kanina sobrang lakas eh. Okay? And muntik na ako mapa A. Ganyan A. Or pag isagot niya A, ganyan. A. Ano natin? But B. Set up you, D. Factor yan na may nakalagay completely. Okay. So, ang panulat natin na saan ba? Completely. Okay? Sir Hans Christian, letter D. Ma'am Shell, D. Ma'am G, letter D. Trunkle, letter D. Let's answer this one, no? Kapareho ito na sa inano natin na number 1 kanina. Okay. Etong unang term, perfect square din. So, ang gagawin natin, naka-divide, naka-minus ka. Pag naka-minus ka, automatic, pwede yon, no? So, pag plus, hindi pwede, ha? Pag perfect, kailangan sa difference of two squares. Ito kasi, difference naman naman. So, square root nyan, x squared, square root nito, 9. So, pag ganyan, susulat mo silang pareho, x squared din, tapos ito, 9. Ngayon, either pwede mo itong ito gawin mong plus, ito gawin mong minus. Or pwede rin baliktad. Pareho lang naman yun, ano? And then, ito, x squared plus 9, wala na yan. Kasi wala tayong tinatawag na sum of two squares. Walang ganun, ha? Hindi na natin kaya yan i-factor. Ito, pwede pa. Kasi yan ay difference pa din, no? Difference of two squares. So, gagawin mo dyan. Pag nakita mo to, pwede mo nang isagot. Kaso, kung makikita mo dito kasi, meron pang iba tayong sagot. Pag completely, mahaba yan, so kailangan make sure natin na pwede pa tayong titingnan natin kung pwede pa tayong makapag-factor. So dito, gagawin natin yung ginawa natin dyan, square root nyan, x, square root nito, 3. Oh, dami naman. X, tapos 3. And then, ito magiging plus, pwede rin minus na to. And then, pagka ganyan, nakita mo to, wala na silang square, wala na. Kahit naka, ano yan, wala na, no? So, sagot natin doon, very good letter D. Okay? Next. Ah, ito. Sige, tinanggal natin kung pwede ba natin gawin yung slide dito. Ay, hindi ata pwede. Kasi pwede ko naman silang i-ano, no? Hindi pala pwede. Slide time? Hindi ata, kasi pwede ko nang ilabas lang yung 5, eh. Tapos mawawala na ito, eh. Oo. Hindi siya slide. Hanap nga ako dito ang slide. Baka meron pa dyan. Hindi ko alam. Wala. Wala yata na eh. Nga natin kung hanap tayo ng slide. Ito nakikita ko synthetic division yung next. So. Hanap ako dito ng mga factor. Synthetic division tsaka long division. Yung long division yung pinaka-ayoko na topic. Pero madali lang naman siya. Pareho naman siya ng synthetic. Ang nakakatamad lang kasi, di ba nga, yung sulat ko nakikita nyo, hindi siya maganda. Tapos mahaba siya. Napagalitan ako ng teacher ko kasi ang pangit nga na sulat ko. Wala. Wala ko makita dito na pang ano. Hanap tayo mamaya. Okay? Sir Ngeknok B, Sir JM B, 5 times 45, 12 na bigla. AC method, B,
Thank you ba sa Carl Sanchez sa pag ano sa atin pagpapalo, no? Okay. Pag dinivide natin lahat ng 5, ilabas na lang natin yung 5, no? X squared ito, pag dinivide natin 'yan, magiging 6 na lang. Dito magiging 9. So, kung makikita naman natin 'to, madali lang siya kasi 9 lang siya, mababa lang, no? Tapos ito lang titingnan natin diyan. Pag tinignan natin 'yan, mangyayari is 1 times 9 negative 1 times negative 9 tapos 3 times 3 tapos negative 3 times negative 3. Oh, ito naalala ko na naman. Pang gen ano to? Gen Y or millennial. Pababayan hanggang boomers yata yan. So, ito yun, no? Negative 3 tsaka negative 3. Ito na yung magiging sagot natin pag pinag-add mo. So, magiging x minus 3. Kukuha ka ng dalawang, ano, diba? So, ito na yung negative 3 na yan. Tsaka itong negative 3 na to. So, ang sagot natin doon is, aray ko. Ito kasi pareho siya. Kung makikita natin, wala dyan yung choices. Pero kasi, itong x minus 3 na dalawa, pwede na lang natin ilagay ng ganito. So, ang sagot natin doon is letter B. Hanggang dyan alpha. Ah, ganun diba? Hanggang dyan alpha ba yan? Kasi ito talaga yun. Dati talaga kung napapansin nyo. Ganyan talaga yung rule eh. Pinapasulat sa akin paulit-ulit. Uy. Ba't umulit yung numbering? Ano nangyari? 11. Ano yung number kanina? Ah, ito. Nasulit question? Ay, oo. Yung lahat ng generation. Parang inilabas yun sa ano eh. Madiscuss, kaya dinidiscuss yun sa ano ulit eh. A. Ah, sagot na agad natin ito, madali lang. B. Ano kakaiba? Ano ba factor niyan? A. Akala ko number 12 na. Tama ba yung numbering ko? Ba't umuulit? Dapat 13 na pala yun. Namali yata ko ng numbering ano. A. Naswap yung 11 and 12. Ah, yun. Tama. Ah, okay. Bing pala, na-swap lang pala. Oo, kasi naulit na naman pala yung 12 dito. O, tama. Nakalaktawan lang nga. Okay. Let's answer this one. No, napakadali lang niya. 2x squared minus 8x minus 24. Ilabas natin yung 2. Matitira dito is x squared na lang. Dito naman is magiging 4x na lang. And then magiging 12 na lang. And then, ganun pa din gagawin natin, yung dahil wala naman siya ditong ano, kagaya ng ginagawa natin kaninang slide, no? Wala siya. So, ang gagawin natin is, titignan na natin dito, 1 times 12, negative 12, negative 1 times positive 12, and then 3 times negative 4, and then negative 3 times 4, and then 2 times negative 6, and negative 2 times positive 6. So, kung ito yun, makikita natin kasi, pag pinag-add natin yung 2 tsaka negative 6 is magiging negative 4. So, sulat mo dyan, 2, x plus 2, and then x minus 6. Very good, no? Dividing polynomials, yan yun, baka bukas tayo yan. Depende, ano? Baka bukas. Nag-aano pa ka, Sir Pao, eh. Teka, tingnan ko nga. Parang wala, ang sagot naman natin dito. Letter A. Tinitingnan ko, eh. Ay, hahanap ako dito sa isa. Sige, kahit isang challenge lang, ha? Ha, sige. Tinan muna natin dito, ha? Ito. Ha, sige, sagutan nyo muna yan. Hahanap ako dito. Dito sa, ito kasi yung ano ko, eh. Ginagamit ko pag medyo challenge, no? Yung isa kasi, pang ano yun, eh. Pang basic yun. Ito, gusto ko mapunta tayo dito sa ano, yung mga finding the 5th term, 6th term, mga ganon. Anong topic ba yun?
Hanap nga ako dito ng mahirap na factor. Ah, okay. Yan kasi mga madadali yan, ano. Ito, meron. Madali, dadali lang yan pala. Ah, okay. Nakakita na ako. Ito. Sige, mamaya. Meron, Sir Pao. Ah, pagkatapos ng number 15. Nakita na ako. Ano sabi dito? A. A. Yes, please. Lahat ipakain sa 5A? Hindi, may nakita ko dito, mas mahirap. Ewan ko, baka nasagutan nyo na to. Paturo po, 3 points, vertex. Kukunin yung alin. Okay, sagutan na natin to, no? Nakita ko doon, medyo interesting na problem. Okay, so gagawin natin dito is, eto, cube root x, cube root 5 ba? Okay, cube root nyan 5. Kopyahin mo yung minus. Minus, magiging 5. And then, dito sa kabilang side is, square mo to. Kabalik na rin na sign. Multiply mo silang dalawa. Square mo yung 5, magiging 25. Okay? Kanina ba ito? Tama ba? Ang sagot yan. Letter. Ito yan, letter A. Okay. Tinangan natin na mas mga sanad na problem. Pag wala, naktawa na natin. Pag hindi ganun challenging. Ito. Medyo okay na to. Late night, sir. Yes, ma'am. Late na. 9:30 ako nag-start. Kasi... Nagkabit ako nitong sa IKEA galing na Sampayan. Pagod ako. So, ang ginawa ko is yun. Paparta natin ipapactor to. Okay? Pag completely factored x plus 1 squared times x minus 1 squared. Pag completely factored x plus 1 squared times x minus 1. Let x equal to x squared.
Ganun yung atake natin dyan? Pwede, pwede. Sige. Tapos tingnan natin itong kay Sir Pew. Ay, Sir Reciprocate. Tingnan natin. Ang atake natin, hirap dito makapag- sa, ng expression sa- Hindi yata makapag-comment yata talaga ng ganun dyan, Sir Pao. Testing natin. Let x equal to x squared. So, ang gagawin natin ito, gagawin magiging let x be x squared. So, magiging x squared na lang ito. Wag x squared yung gamitin natin. Nakakalito yun. Gawin natin a na lang. Let a, gawin natin a na lang. Let a be equal to x squared. So, magiging ito, a squared minus 2a plus 1. So, mangyayari doon, pa-factor natin to. Pag pinactor natin yan, ang mangyayari, magiging negative 1 times 1, tsaka 1 times 1. O, pareho pala negative. So, ito, kukunin natin magiging a minus 1, and then a minus 1. Ito na yung mga factor natin. Ngayon, babalik na natin ngayon si x squared sa a. Magiging x squared minus 1 at saka x squared minus 1. Tama ba? And then, kapag kapareho na silang nakaganyan, ito, alam naman natin na yan ay square root niya, ay square root niyan. Ito. Tapos, square root, ayan. And then, pag ganun din siya, then magiging x plus 1. Ito, pagsasamahin nating dalawa, so magiging x plus 1 square. Aired, tsaka x minus 1 squared. Ang letter yun? Wala. Wala. Hindi pwede may negative. Letter A yung completely factored. A. Yung hindi... Ah, ito, letter A. Tama, tama Sir Pao, no? Kasi pag dito siya, ito yon yung A, tama. Tama, ito yon. Kapag ka-completely, tiyata yung pag-completely, wala pong 2x eh, pero completely factored yung A. At tama. Ito na yon no, hindi to. Pero pagka pinactor mo pa siya, ito yon. Pati pala D. Ano ba yung D? X plus 1. Tapos. Hindi iba to. Itong D? Hindi pala, hindi yan. Kasi ito yung pinaka-factor natin eh. Kapag factor completely, x minus 1, x plus 1, x minus 1, x plus 1. So parang tadalawang pares, no? So pwede na sagot yung A. Pagka completely, wala. A na tayo. Na, kung ito yung choices lang ha. Pagka completely, ito. Dahil wala namang completely. Yeah. Okay. Let's number 15. Za-za-ra-na-na. And then susunod yung mahirap na ha. Meron akong inandaan na mahirap eh. 4x squared. Parang about din yung sa factoring. Pero feeling ko, iba ang atake na doon. Ano? A. Okay? Madali lang to, no? At least memorize na natin lahat yung about sa factoring. Ang mangyayari doon is, ano? Mata-mata method. Yes, pwede yan. Let's answer this one. Napakadali lang, no? Square root. So, square root ng 4, 2. Square root ng x. X squared x. Kung minus yan,
Huwag muna natin pakialaman. Ito muna square niyan. 5 square root nito y. So, 2x minus 5y din. Lagay mo ngayon dito plus, pwedeng minus. Tapos ito naman yung kabilang sign. Letter. Square root po ng 7. Evelyn. Wala tayo nun. Magtataka ka na niyan kapag totoong ek. Magtataka ka na niyan kapag totoong exam. Iibahin mo yung sagot, syempre. Letter B ka naman, okay, letter C. Okay, may quote muna tayo bago yung mahirap na ano. Ano bang quote natin? Life is not measured by the number of breaths we take, but by the moments that take our breath away. Oh, may pagganan tayo, ano? True, sunod-sunod na iba kasi na yun. Okay? Let's have your, ano, yung mahirap na isang tanong lang, no? Wala tayong nakuha ganong medyo mahirap ngayon, ha? Okay? Ito tanong, may tanong ako dito, no? Teka lang, ha? Ayusin ko lang yung tanong natin. Asa na ba yun? Okay. Ito daw tanong. Sulat ko lang, ha? Plus k plus k is perfect is a perfect square. Mali. Walang choices. Ah, lagyan natin choices. Differentiation naman using derivative. Sir, pa naman eh. Sagot agad. Ay, madali lang pala nga siya. Oo nga. Galing sir pa, ah. Meron ba choices yan? Wala naman. Hindi ako sure. Ano sagot ba dyan? Mali at... Madali ba? Ano sagot? Dali na patulog. Find the value of k so that 4x squared plus 6x plus 4 is a perfect square. Oh, yan din yung kanina ata eh. Mali mental na. Madali lang pala yan. Anong gagawin nating method dyan? Mag-slide method. Wala akong makita kasi mahirap pala. Alam ko pa naman, mahirap yan. Ah, meron pa isa pala. Sige, may isa pa akong nakita dito. Okay, paano yan? Paano gagawin natin? Anong atake natin dyan? Find the value of k so that 4x squared plus 6x plus k is a perfect square. C, di ba? C, D. Magkakaiba. Bakit? B, completing the square share. Ah, sige. Mag-ano tayo? Mag-completing the square. Paano ba mag-completing the square? Nga, alalahanin muna natin. No? Pag mag-completing the square tayo, basta natin yung isa. Oh, okay. Let's try that.
4x squared plus 6x. Gagawin natin kay K, ilalabas natin b squared minus b squared equals 4ac na lang, sir. Oh, or discriminant. Ah, sige, sige, sige. B squared equals 4. Ah, ganito. B squared minus 4ac. Ito kasi yung nasa loob ng, 'di ba? Caltech lang 'yan sa mga. Oh, Caltech. Ah. Very good. Yeah, kaso hindi tayo hindi tayo Caltech dito. Ano tayo? Manual. Discriminant. Okay. So, kailangan, ano mangyayari doon? Ito, nagagawin natin A. Ito yan, 4. Tapos ito, magiging B. Tama ba? At siya, magiging C. Tama? So, B squared. Anong B squared natin? So, kailangan, mag-equal to sa 0. Tama ba? Equal sa 0 ba? Testing natin. So, B squared. Ano B squared natin? Ah, ito, 6. 6 squared minus 4. Ano ang A? 4. And then, si mo is yung K. So, mangyari dyan, transpose ko sa kabila, magiging 36. Ito, tatranspose ko dito sa kabila, tama ba? Magiging 16K over 16 over pa-cancel, magiging K is equal to ano yan? Hindi pala tayo pwede mag-algue. Didivide ko both sides by 4, magiging 9 over 4, magiging 2.25 base dito sa given natin. Okay, is the discriminant equal to 0? Trinomial. Very good, sir. Ngayon, kaya yung definition natin dyan, ano? Discriminant is yung b squared minus 4ac. Pagka equal to 0, tama yun, perfect square yung ating okay. Pagka greater, anong ibig sabihin nito? Kapag ka b squared is 4ac is greater than 0, tapos b squared minus 4ac is less than 0, greater than 0, real and equal, less than, ah, very good, ah, ang galing, ah. So, tama yan, ano? Ah, ito imaginary. Imaginary daw yung roots mo. Dito naman is, ano yung sabi din ni sir? Real and equal. No, real and equal. Okay? Last item na lang siguro. Meron pa ako dito nakita isa. Last na lang talaga, ha? Ano ba yun? Okay. Last item na. Nalagdag yung LQ. Sorry. Isa na lang, ha? Walang choices naman daw. Ah, sige, walang choices na. Okay. Go. Last item na, ha? Okay. Sana yun. If ito natin, P minus Q equals 5 and PQ yan ha, PQ equals K over 2, then P squared plus Q squared. Oh! Equals. Oh, sorry. Pag po nalaglag calcio, 0 daw sa exam. Pang anong grade? 25 plus K. Ayan natin, ganas sa choices ba yun?
Nasa choices siya pero hindi ko alam kung tama. Salpaw. Nagdalaglag sa akin kahit yun. Buti sa akin hindi nalaglag na ano. Nag-exo. Ang sagot. Green eh. 25 plus K. Okay. Dali lang siya, no? Dali lang. Tricky lang siya, no? Wala na, yun lang yung nakita ko yung pinakamahirap dito eh. Puro factor lang siya. Yung dito. Okay, ang sagot. Ba't dalawa lang pa lang? Ah, Sir Jello, ano to? Hindi ko alam kung anong topic to, pero... Ano siya? Algebra siya. Sir, paturo ng kuha ng centroid. Kay MCM. Madali lang yun. Centroid is pagsamahin mo lahat ng pag centroid, diba? Ang points mo kunyari 1, 1 3, 1 tsaka negative 5 kunyari. Ito, tatlong points mo. Itong x, pag samasamahin mo, divide mo ba sa 3 yan? Tapos ito naman yung 1 plus 1 plus 2 didivide sa 3. Masentroid yan. Alam ko didivide lang sa 3 yun eh. Okay, let's answer this one. Sabi ni Sir Nudge Square, pero tama yan. So, gagawin natin is P minus Q i-square natin yan. Tapos yung 5 i-square din natin. Tama ba? Ulit. Baka masyado mabilis. Uy. Ula. Ito yung ating unang equation. Gagawin natin. I-square natin to. I-square natin to. Okay? So, pag in-square natin yan, ang magiging sagot kasi dito is, kaya medyo related din sa factoring kasi pag ito, in-square natin, magiging p squared. Para hindi natin siya i-foil method, which is ganito yon. Ang ginagawa na lang natin dyan is square naman siya. Itong dalawa, i-multiply mo, PQ, tapos yung sign nila, negative, tapos i-multiply mo sa 2. So, 2 PQ. Tapos ito naman, i-square mo yan, magiging Q squared equal to 25. So, kung makikita mo, itong p squared tsaka itong plus q squared, ito yung hinahanap natin. Tama ba? So, ang value daw nitong pq, no, is k over 2. No? Ano ba hinahanap? Ah, k pala. Pwede pala yung k doon, ano? So, ang gagawin natin, ano ba itong 2pq? So, yung PQ is K over 2. So, negative 2. Ito yon. Tapos, yung PQ is K over 2. Okay? So, mangyayari dyan, pwede na natin ihi... Tingnan natin to. P squared minus negative 2 tapos K over 2 magiging K na lang yan. And then, negative k plus q squared equal to 25. Okay, so, ito yung hinahanap natin. Ito, ilipat mo lang to dito sa kabila, magiging pq plus q squared magiging 25 plus k. Ito na yung hinahanap natin, no? So, okay? Quadratic equation ba yan? Okay, okay. Paturo po mabilis ang mental, sabi ni Sir. Oh, Sir Pao, ikaw ang bahala dyan ka, Sir. So, yun lang ang ating lesson for today, no? Wala tayo ganong mahirap na, ano, dahil madali lang ang ating, ano. Thank you po sa mga nag-follow sa atin, mga nag-like. And ito yung ating, ano, kanina, no?
Maraming maraming salamat sa ating mga regular students no, na nandito, mga irregular, mga transferee, mga bagong nag-like sa atin, mga nagbagong nag-follow, and then yung mga ano. Sir, paano tricks para agad matuto sa math equations? Wala. Ang lagi kong na-advise para gumaling sa math is more on practice, no? Yung lumalaban kami dati sa MTAP, magdamag ako nun dati, no? Wala, hindi pa kasi uso, ay, thank you, Ma'am G, no? Hindi pa kasi uso nun yung ano, yung Facebook gaano nung lumalaban kami dati na 2008, 2009, 2010. Hindi pa gaano tong uso, yung mga Facebook, ganyan, TikTok, wala pa. So, ginagawa na namin dun is libro, tapos mag-solve ka lang na mag-solve. So, ayun talaga yung technique dito para gumaling ka sa math, no? Mag-solve ka lang na mag-solve. And then, hindi kami natutulog nun, isang item, pag hindi namin nakukuha. Ako ganun, na merong isang problem na hindi ko talaga masagot, talagang pinagpupuyata namin yan. And then, yun, para gumaling ka is more on practice. Math is practice. No? And then, syempre, yung basic, kailangan alam mo. Pag may nalaktawan ka kasi na basic, mangyayari doon, paglaban na, mangyari, MTAP na, kinakalawang na yan. Hey, thank you po, Sir David. No? Nod lang kayo dito. No? So, basic pa lang naman tayo. Gusto ko kasi, pag nagbe-basic tayo, para susunod is gamay na ninyo. So, yun lang. Maraming maraming salamat, everyone. Thank you po sa mga nag-follow sa atin, mga nag-like. Bukas ulit, no? Algebraic expression, simplifying tayo ng algebraic or ano ba, division. No? Thank you po sa mga nag-follow sa atin. Thank you guys. See you tomorrow. Sir Pao, thank you. Sir Nardang sa mga regular students. Ma'am G, thank you po. Mga regular students natin. Thank you po. Ma'am Shell, good evening. Thank you po, ah. Boss ulit. Sana makayan.